Yo, welcome mga lords. So ngayon, ang next tutorial natin ngayon is itong dialogue button naman na sinasabi nila. So ito yun, papakita ko sa inyo kung paano ito. Ito. Yung ganyan, yung ilalagyan ng background at saka yung tamang sukat at saka yung tamang pagka-patch. Yan, example lang yan, yan yung bottom. So pupunta tayo dito sa contact. Susubok tayo dito ng isa. Nangyari ito. Alright. So ayan. Yung paglalagay ng icon na yan sa box. Saka yung ito. Ayan, yung maglalagay ng ganyan. Okay, tuturuan ko kayo kung paano ginagawa yan. Kailangan lang natin dito is yung tamang sukat at saka yung pagka-patch ng border na yan. Alright, punta muna tayo dito. Ang kailangan nyo dito na application is SQL Explorer. Siyempre, lagi naman natin kailangan yan para sa pag-apply ng themes. At saka itong 9 patch editor na tinatawag. Alright, ito. I-search nyo lang po sa Play Store yan. Meron po nyan doon. 9 patch editor. So, ayan lang yung i-search nyo. Alright, meron na akong ginawa dito. Itong ginawa ko dito sa themes. Bali, iniwan ko muna dun sa SQL Explorer ko. Papakita ko sa inyo kung paano ko i-edit yan. Bali, ilalagay ko sa dun sa description ng video. Kopyahin nyo na lang or i-download nyo lang yung link. Tapos, i-copy nyo na lang yung loob nun. Gayahin nyo na lang kung anong gusto nyo babaguhin nyo yung design. Kukopyahin nyo, yun ang magiging guide nyo. Tutulungan ko kayo kung paano yung gagawin yung guide yun. So, okay, bubuksan natin yung SQL Explorer natin. Tapos, internal. Okay. Kasi, ito sa bibuto nakalagay. Okay, pakita ko muna sa inyo. Buksan natin yung themes natin ulit. Okay, themes. Bali, ito yun. Ito yung gamit natin ng themes. Hindi ko na i-apply itong themes. Papakita ko na sa inyo kasi naka-apply na ito. Lalagyan lang natin ng .zip sa dulo. Yung themes na gamit natin. Okay, .zip ha. Lagi nyo tatandaan yan. Pag marunong na kayo mag-compress at saka mag-extract ng themes, sigurado madali nyo natin makukuha. Okay, ito na yun. Lalagyan na natin ng .zip at naka-zipper na siya. I-hold nyo lang siya. More, and then extract natin. Para mabuksan natin yung themes, kailangan natin i-extract. So, ito na yung lumabas na bagong folder. Yun na i-extract natin. I-click nyo lang po ng isang beses yan. Alright. Ito na yung makikita nyo sa loob ng themes nyo. May mga themes talaga na kulang-kulang sa file. Katulad na ito, buo to. Alos lahat to buo. Hindi ko pa ini-edit kasi medyo busy pa tayo ngayon. So, ito ngayon yung bubuksan nyo, yung Vivo sa baba. I-rename nyo lang siya. Lalagay nyo ng .zip sa dulo. Para magkaroon maging zipper siya. Alright. I-hold nyo siyang ganyan. Pagka-hold nyo, i-click nyo yung more. Tapos i-extract natin para mabuksan natin yung file. Alright, ito na yung lumabas na mga panibagong folder. Wala po siyang zip. Bali, ito yung naka-zip. Yung nasa baba. Ito yung bubuksan natin yung walang zip. Yung kaparehas niya ng pangalan. Ito, alam ko marami magyayabang dito kapag ginaya ito eh. Dahil yung iba rito, yung nakakagawa nito, malalaki yung nagagawa nila. Ayoko naman sana ganun na may mga ganun. Kung sakaling man may nagkapaturo, pwede nyo namang sabihin yung channel ko. Wala naman mawala dun eh. At least nakatulong kayo sa akin at saka sa mga nagtatanong din. Huwag yung sarilinin kasi natuto lang din naman kayo sa iba. Ituro nyo rin sa iba na gusto rin matuto. Kaya ganun din yung ginagawa ko sa inyo ngayon. Yung mga nagtatanong, ginagawa ko lang din kayo ng oras para gumawa ng ganitong mga tutorial para matutunan nyo rin. Alright. Bali dito, hahanapin nyo yung kasi itong Vivo, meron kasing Vivo dito na may kailangan ng rest folder na lagi kong sinasabi. Ito yung rest folder. Yung iba kasi hindi na kailangan ng rest folder, pero sa akin kasi hindi gumagana yung mga icon or mga folder kapag walang rest folder. Folder. So, ayan. Ito yung makikita natin sa loob ng rest folder. Lagi nyo hahanapin yung drawables SW360DP. Ito yun. Ayan.
yung pang-apat, kadalasan yan pang-apat at saka pang-atlo yan. Minsan wala itong nasa taas. Ito lang yung minsan naiiwan dyan. Yan, apat na yan. Yung tatlo sa taas, minsan wala yan. Lagi nyo hahanapin ito. Kasi andito yung mga kopya. Itong mga to, dito rin nakalagay yan sa Vivo. Dito. Kumbaga, kopya lang yun ang alagay dito sa res. Okay, dito hahanapin nyo yung dialog button na yun. So, ito yung dialog na yun. Bali ba ito to? Mayroon siyang dark tsaka light. Yan. Top, dalawa rin. Yung middle, dalawa. Yung full, dalawa. Yung bottom, dalawa. Excuse me. So, ayan. Magsisimula tayo rito sa bottom. Ganito. Itong mga to, ilalagay ko sa folder na isisip ko. Bali, ito yung magiging guide nyo. Para makopya niyo siya, tsaka magaya niyo siya. So, may ginawa na ako rito sa 9, i-slide lang natin ito, para may shortcut lang tayo. Internal, tapos bubuksan natin yung 9 patch editor natin. So, ito, ito na yung ginawa ko. Alright, ito, magsisimula tayo rito sa bottom. Pag nakopya niyo na yung, ay na-download niyo na yung link na ito sa description, ito magiging laman yan. Itong 8 na to, 2, 4, 6, 8. Alright, i-hold nyo lang siyang ganyan kung magsisimula kayo sa bottom. Tapos more properties, isisave nyo muna to, ah. Kunyari na-extract nyo, i-move nyo muna to sa download, dito sa download folder, dito sa labas, para mamaya sa Pixelab madali nyo mahanap. So, ito, sa 9 patch editor kasi ito. I-upload ko na lang sa description ng video para ma-download nyo. Alright, ito. I-hold nyo siya, tapos more, then properties. Yan yung size niya, 983 by 150. So, bubukas tayo ngayon ng Pixelab. Alright, lalagay natin yung size dito, ito. Click nyo yung pang-apat, tapos lagyan nyo yun. Bali, lalagay natin yung size dyan is 983 by 150. 983 by 150. So, ganito yung ginawa ko dyan. Pinaliit ko lang siya. Ayan yung bottom, ayan yung bot, yung dito. Ito yung, ayan yung makikita nyo rito. Sa baba. Ayan, ito. Yan, ito yung baba, yung may parang logo ng aso, yung footprints ng aso. So, ito yan. Yan yung baba. Kailangan kasi yan, maliit lang yan, hindi yan masyado malaki para pag, ano nyo, kapag naging ganito na, yan lang siya kaliit, hindi siya ganun kalaki. Alright, so gagawa lang kayo ng icon dito. Okay, nagawa na natin yung size. So, i-click nyo itong pangatlo. Then, export. I-export nyo yung kung saan nakasave yung ano, yung ibibigay ko na yon. So, sinave ko siya sa bali nakasave siya dito sa ano, hindi ko makikita yung ano eh. Patch editor. Kailan makita ko yung 9 patch editor. Okay, dito na tayo sa album. Tapos i-click nyo lang ito. Hanapin nyo yung 9 patch editor. So, ito yung 9 patch editor. Ito yung una nyong ilalagay. Yan. Yan yung magiging guide nyo kunyari. Tapos, pag naging ganyan, i-click nyo lang yung relative size. So, ayan. Pwede na kayong gumawa dyan. I-lock nyo lang yan. Yan, para hindi na maklik. So, ayan. Gagawa lang kayo ng ganyang kalaki. Alright. Ganyang kalaki, ha. Tara, may titignan lang ako sa bit. Kung andito pa yan. So, andito pa nga yan. Ito yung mga ginawa. Bali, ito yung mga ginawa ko. Tanggalin ko na ito. 1, 2, 3. Okay, gagawa kayo ng apat na ganyan.
kasi dodoblehin na lang natin yan. Okay, yan yung ganyan yung pagkuha ng guide. Kunyari gagawa kayo ng sarili nyo. So gagawa lang kayo ng design na gusto nyo. So gayahin nyo lang yung laki nyan. Yan, kahit anong design. Asa inyo na yan. So lagyan natin ang kulay, kunyari pink. Yan, ganyan. Dito lang kayo. Laro-laroin nyo lang naman tong pixel lab. Makukuha nyo rin naman to. Alright, pwede nyo nang i-close, i-ano to, i-bulag to para hindi na makita, ayun o, nakawala na siya. Ito, para mag-gitna niyan, i-click nyo lang tong position. Ayun diyan. Ito yung relative position pala. Click nyo tong gitna, tsaka ito, para pumantay siya. Yan. Pwede rin kayo maglagay ng icon dito sa gilid, tsaka doon sa taas. Kayo nang bahala doon. So, ganun na yung pag-copya nun. Isa-isa nyo yung kukopyahin to, ah. Isa-isa nyo yung kukopyahin yan. Kailang makagawa kayo ng isa, dalawa, tatlo, apat. Magiging dalawa na kasi yan kapag ano, nasa 9 patch editor na kayo. Ngayon, tuturo ko na sa inyo yung pagpapatch. So ito yan, i-guide nyo lang din dyan. Kunin nyo muna yung properties nyan. So one, kasi magkakaiba kasi yung sukat na itong mga to. Hindi to pare-parehas. So isa-isahin nyo siyang i-edit properties. Yan, kukunin yung properties, ayun, makikita nyo naman yung resolution. Tapos, kunyari, ito naman yung index natin, 1013 by 480. So, kunyari, ito, tapos na to. Nagawa na natin yan. Ngayon, gagawa naman tayo ng size na isa. Bali, 1030 by 480. 13 lang pala to. Tama ba? Yan, 1013 by 480. Alright. Ngayon, i-click nyo yung pangatlo. Tapos, import. I-import nyo yung susunod na i-edit nyo. Sa album. Tapos, other album. Then, 9 patch. Bale, ito yun yung susunod nyo. Diba, ito yun yung may kotse. So, ito yun. I-paste nyo lang sa ganyan. Tapos, relative position. Alright. Lagay nyo ng lock. Tapos ito naman yung i-edit nyo. Ipuprunt nyo lang isang ganyan. Yan. Huwag nyo baba natin dito ah. Kailangan i-edit nyo siya ulit. Ganyan lang dapat kalaki. Oh, nakita nyo na sikreto na ito. Sigurado may magagaya na naman ito. Tinggayabang na naman niya sa group. Dahil yung nagagawa nila malaki. Ayan, ganyan lang. Tapos kayo nang bahala maglagay ng basta levelan nyo lang tong ibabaw ng kotse na yan. Kung kahit pwede kayo maglagay ng icon dito, kunyari ito. Ay, ipuprunt natin. Kunyari ito. Yan, kunyari dyan. Huwag nyo nang palalampasin dun sa ano. Huwag nyo nang palalampasin dun sa yan. Yan yung magiging guide nyo. Yan ko nyari dito na ilalagay. Tapos, bubulagin nyo ngayon yung kopya nyo. Ito, bubulagin nyo para mawala. Sila na lang may iwan. So, ganyan. Pwede pa kayo magdagdag dito ng iba pang icon. Ito sa single icon lang to. Ito naman yung isusunod natin yung pangalawa. Yung maramihang icon naman. So, ganun lang yung pagsisave bago nyo, ano, isisave nyo siya. Alright? So, delete na natin yan. Huwag nyo itong i-delete. Diyan lang muna yan. Okay. Para hindi kayo pabalik-balik. So, ito naman yung, ganun din dito. Ah, ito. Kukunin nyo lang din yung properties nyan. Andyan naman yung sukat. I-paste nyo lang doon para magayaan nyo. Tsaka pati yung icon may guide kayo. So, ito naman yung gagawin natin. Properties 983 by 450. Ito ay medyo mahirap-hirap to kasi yung patch na ito, ano to, double horizontal to. 950 by 450. Ito kasi ginawa ko lang tong sukat na tong sarili ko. 983.
right? Pick nyo yung pangatlo, tapos import nyo. Import nyo yung ito. So, ito yun. Ito ang trick dyan. Okay. Relative position muna natin. Lock natin yan. Tapos ito, yung pula na ginawa natin is ipuprunt natin. Tapos edit muna natin yan. Yan, parang babakatin nyo lang siya. Alright. Nagtataka kayo dyan bakit may space sa gitna. Diba? Yan yung patatamaan natin ng sa 9 patch editor. Kailangan meron yan sa gitna. May awang yan. Hindi pwedeng magkakadikit yan lahat ng gusto. Kasi pag tinamaan mo yung icon na yan na pusa, mababanat yan. Kaya kailangan may magbigay kayo ng allowance sa gitna. Kahit sobrang liit lang, ayos lang. At ganyan kalaki, okay lang din. Yan yung guide na gagayahin niya. Gagayahin niya, okay. Ngayon naman yung pagka-patch naman. Okay, kanyari nagawa niya na yung apat. So, balik tayo ng Spell Explorer. Ito muna yung i-copy nyo. Yan. Kakopy nyo yung file name hanggang dito lang. Huwag nyo isasama yung .9.png kasi magkakaroon yun sa 9 patch editor. Kakopy nyo lang sa ganyan. Tapos close nyo. Buksan nyo yung 9 patch editor nyo. Ngayon, i-upload nyo siya rito. Hanapin nyo yung in-edit nyo. Alright. Tandaan nyo yung una nyong gagawin ha. Ang una nyong ipapatch dito ay hindi, wag yan, napatch na kasi yan eh, sa pixel lab yan din mahanap yan. So yung una natin ipapatch ito yung may paan ng pusa. Alright, ganyan yung makikita nyo pag nag upload kayo ng photos. Click nyo yung plus sign ito, lagay kayo ng vertical tsaka lagay kayo ng horizontal. Papansin nyo yung footprints ng aso, ano, hindi sila magka-level. Mayroon silang allowance sa pagitan ng gitna para hindi matamaan itong patch na to. Ayan, ganyan yung pagka-patch niyan. Huwag nung patatamaan lagi yung icon kasi pag yung icon pinatamaan nyo, ganito mangyayari dyan. Alright, ganyan na yun. Pag-click nyo yung padding tsaka itong plus, tapos check nyo yung preview. Ayan. Kanya na magiging preview niyan. Alright? Ibig sabihin niyan, ayos yan. Pero pag sinubukan niyo naman patamaan yung icon, yan, kanyari, pinatamaan natin yung icon. Tapos ko-preview natin. Hindi lang kasi siya makita rito dahil yung dulo niya kasi niya masyadong sagad na kasi yung dulo niya. Magbanat yan. Pag nakikita niya, basta yung tamang pagka-patch ganito. Lagi niyong iiwasan yung dito talaga mayroon talaga mag-patch dito pag gano'ng kaliliit eh. Lagi nyong iiwasan yung icon na nakalagay. Kaya huwag kayong maglalagay ng icon na halos magkatamaan na yung dalawang dulo niya. Kailangan po nagpatch kayo dito, huwag nyong patatamaan yan. Pahagipan nyo, iiwasan nyo yan. Ayan, ganyan kaya. Kaliit lang dapat. Alright, ganyan. Okay, next natin yung may icon naman. So, i-upload natin dito. Album, tapos other album. Pixelab. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo, yung may icon naman. Ito, kunyari, ito may kotse. Alright. Ganito naman yan. Click nyo muna yung stretch, tapos yung plus sign, add ka ng vertical at saka ng horizontal. So, ganun din yung gagawin nyo rito. Huwag nyo patatamaan to. Dito lang kayo lagi. Iiwasan nyo siya lagi. Para kapag nagpadding kayo, kahit dito na lang kayo magpadding, ito na lang yung galawin nyo. Okay na yan. Yan, tapos preview. Pagka ganyan ang preview, okay yan. Ayos yan.
Right, ganyan yung pagpapatch nung pag yung icon na sa gilid lang. Huwag niyong palatamaan ng stretch ha. Tandaan niyo ha. Huwag niyong palatamaan ng stretch yung icon. Lagi niyong iiwasan yan. So, okay. Upload natin yung isa. Ay. Pag magsisave pala ng pangalan, ganito. Kaya naging dalawa yon. Ito. Kaya nagkaroon ng dark tsaka light. Ganito pala yun. Turo ko sa inyo yung pagsisave. Ito, nabura ko yung ito. Okay, dito simula natin sa isa. Pixie Love, ito muna unahin natin. Okay, ipapatch natin siya ulit ha. Ganyan ng vertical at saka horizontal. So ayan, ang pag-save ganito. Dalawa kasi ang klase ng save dito, isang save tsaka isang save compile. Ako kasi ginagamit ko save compile kasi pag save kasi sirain sa akin. So kayo mamimili kung ano yung gumagana sa inyong patch. Alam ko sa mga 5 version kailangan save lang yung dapat yan eh. Alright, kunyari ako, save compiled ako, ito, sasave ko siya. Tapos i-hold, i-click nyo na siya dyan, i-hold nyo siya, tapos i-paste nyo. Yan, okay nyo. Kasi meron nang nagawa, i-okay ko lang yan. May nagawa na kasi ako nung una dun sa patch 9 patch. Save nyo siya ulit. Tapos i-paste nyo. Ngayon, buburahin nyo naman ito, yung dark. Gagawin nyo namang light yan. Yan. So, ito na yon. Yan na yung dalawang yon. Kaya naging dalawa na siya. Nagkaroon na siya ng 9.9.png. Okay, tuturo ko naman sa inyo ngayon yung may icon naman. I-load natin yung may icon. Ito yung marami yan. Alright, ito. Click nyo muna yung stretch. Tapos, vertical. Tapos, horizontal. Okay, lagay nyo rin sa rito. Sa gitna. Kaya kung may awang yan dito kanina kasi hindi ka pwede maglagay dito ng horizontal sa tatama ng icon. Dito lang dapat kaya binigyan ko siya ng awang para dyan mo siya patatamaan kasi mababanat kasi yung mukha ng pusa kapag tinamaan mo yan ng horizontal. Yan, iganyan nyo muna siya tapos mag-add ulit kayo ng isa pang horizontal. Dito nyo naman ilalagay yun sa kapila. Tapos padding, click nyo yung arrow. So, kunyari ganito. Yan, tapos click nyo yung preview. Alright, diba? Hindi tinamaan yung ano, buo siya. So, testingin naman natin ngayon na tamaan natin ito. Yan, tapos preview natin. Yan. Dalawa kasi ito eh. Kasi nakapatch na kasi ito eh. Pero basta ang sinasabi ko palagi, huwag niyong palatamaan ito. Ito. Huwag niyong palatamaan ito. Sigurado si Ryan kapag na-apply niyo na siya. Para buo siyang, ito na yan. Ganyan dapat yan, yung pagkapatch niya. Huwag niyong tatamaan yung icon. Yung sa pagpapading naman, pwede kayong maging padding ganito. Dalawa kasi yung klase ng pagpapading, ganyan at saka ganito. Meron naman na ganito. Hanggang dito kung may kulay niyang brown. Yan, dalawang klase yung pagkapating. Tapos preview. Alright, buo yan. Tapos pag save naman ulit, ganun din, gayahin nyo lang ulit siya. Kopyahin nyo muna to. Yung guide na ibibigay ko, kopyahin nyo lang yung pangalan. So ito yun, yung top. Bali yung top na yan, ito yan yung top. Yan, yan yung top. Ilalabas na yan. Yung nasa taas. Ito yung unang border. Alright. Bali, i-rename nyo lang siya. Cancel.
Ito. Re-rename nyo lang siyang ganyan. Tapos copyahin nyo yung file name niya. Balik kayo dito. I-paste nyo lang siyang ganyan. Tapos i-okay nyo. Walang ganyan lalabas sa inyo. Yun sa akin kasi kaya may lumalabas na ganun na duplicate. Kasi meron na akong ginawa dito sa 9-patch editor. Ito. So ito. May nagawa na kasi ako kaya lumalabas yung duplicate. So isisave nyo siya ulit. Sa light naman yung ilalagay. Yan. Sisave nyo. Ayan. May lumalabas na already exist. Kasi may nagawa na kasi ako. Okay. Ayan. So ayan. Pag nagawa niyo sa 9-patch editor niyo, hahanapin dito sa 9-patch editor niyo. Isa, tatandaan niyo yan ha. Dalawa-dalawa yan. Ngayon, ikakopy niyo yung lahat. Tapos, slide niyo lang ito. Balik lang kayo dito sa Vivo. Dito niyo ipipaste yan. Yan, pagka-paste niyo, ikopy niyo siya ulit. Huwag niyo muna ikakat. Copy niyo lang muna siya ulit lahat. Yan, ngayari, na-paste niyo na ito. Kasi dalawang kopya gagawin niyo rito eh. Ito, nakapin niya na. Ito na ikakat niya na ito ngayon. Dito na sa huling paglalagay natin yan. Ikakat niyo dyan sa baba. Yan. Ikakat niyo. Tapos punta kayo dito sa rest folder. Tapos drawables. Ibang pangalawa sa huli. Kasi ito may kopya rin yan. Ayan o. Pakita ko sa inyo yung kopya niya. Ayan o. Ayan yung kopya niya. Lalagyan nyo rin siya ng kopya rito sa drawables. So ito, pag na-paste nyo yung drawables, huwag nyo lang i-extract yan. Ibaback nyo lang siyang ganyan. Ito yung i-compress nyo. Itong buong Vivo na to. Huwag nyo itong i-extract. Ito, itong drawables, huwag. Back lang kayo. Tapos i-select all nyo lang yan. Then more. Kasi i-compress nyo sa ulit. Masyado na mahaba. 27 na. So yung lalabas na Vivo na nakasave, kakat nyo lang back once ha, hindi cancel, tapos paste, apply to all, overwrite, alright, tapos delete nyo lang to. Make sure na na-paste nyo na siya at saka na overwrite siya na maigi bago nyo ito delete, kasi kapag hindi nyo na overwrite yun, hindi nyo na mauulitin nyo na naman yun. Kailangan make sure na overwrite nyo talaga yun bago nyo i-delete to. Tapos ito, i-rename nyo to. Tanggalin nyo yung .zip sa dulo. Yan, bumalik na sa dati. Ngayon, select one lang kayo ng isa. At alin dyan, tapos select all sa taas. More, then compress. Okay. Alright, ito na yung naka-zip. Ikakat nyo lang siya. Balik lang kayo ng isang beses. Dito na natin ipapatong ngayon yan, yung naka-zip na to. Yan. Make sure na na-apply to all to overwrite nyo ha. Bago nyo i-delete to. Tapos delete nyo natin yan. Tapos ito i-rename nyo na. Alright. So, ganun lang kasimple yung paggawa nung dialog dito sa mga ganyan. Lalabas din to sa ano, kapag nag-low battery kayo or kung may isi-send kayong na message or kahit anong notification, lalabas yan. Kanyari ito, nag-delete kayo rito. Ayun, nalalabas yan. Ayan. Delete, diba? Lumalabas siya. Basta lahat ng notification na tungkol sa mga delete at saka sa mga save, yun, mga share, may lalabas na ganito talaga. So, ayun, ganun lang kasimple yung paggawa nung dialog button na yun. Doon lang yun sa Vivo. Alright? Sana makatulong sa inyo. Sa mga gusto pang matuto dyan. Marami naman tayong tutorial sa channel ko, so visit na lang po kayo sa mga video. Ando naman halos lahat na. Pwede rin kayo mag-request sa akin ng mga tutorial na gusto nyo pong malaman. So, pag may free time mga, pwede natin gawa ng paraan yun. Tsaka, yung sa 6.7 version pala, wala pa tayong tutorial din tungkol din sa font. So, ayun lang. Huwag nyo kalimutan mag-join dyan sa ako ha. Sa Facebook group ko dito. Pwede kayo dito magtanong ko, sakaling may gusto kayong itanong, i-post nyo lang po dito yung tanong nyo. Sasagutin ko po yan. Ayan. Ito, bali ito, nasagot ko na yata.
So ayun, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa channel ko at sa grupo.